Good day mga ka-aviation. Today is June 22, 2023, Thursday. Time check 11 a.m. Punta ako ngayon sa Sibirans Airport Clinic. Halos katabi lang ng building namin. Tawid kalye lang. Punta ako sa clinic para sa knee pain treatment ko dahil may knee injury ko. So pasok muna ako sa building. So, ito yung LG building, Eclat building. So, naisip ko lang na videohan ngayon para sa knee pain treatment ko. Dito siya sa basement floor ng building. So, maganda tong location namin kasi malapit sa lahat, especially sa clinic. Tawid kalye lang. So, pang-apat kong punta na to ngayon dito sa clinic. Ngayong buwan ng June. So, ito siya. Puntahan ko lang yung pharmacy, yung butika. Kung saan, pagkatapos ng consultation ng treatment, dito bumibili ng gamot ko. Yung Yonsei Pharmacy. Ito yung back door ng clinic. Ito siya. Yonsei Pharmacy. So there's still a inflammatory, doctor? No more? Yeah. No more? Hmm. Still normal now? Slightly, remain. Okay. Are you ready? Yes. Ready? Yeah. Relax. Yeah. Relax. This injection affects productive the inflammation and to avoid inflammation though. The medicine oil? Yes, doctor. I'll take. No, I'm sorry, but we don't have a plenty of change. So. You don't have change? I will buy you a purse medicine. Can I return? Oh, a purse. Yeah. I will buy the medicine purse. Then I'm gonna pay you. Okay? Si Toki. Yeah. I understand. So. Just, I'll buy it first. Okay. Then I'll return, okay? Yung sa middle. Yeah.
Hello. I need to be this. Okay. Yeah. Wait a minute. Yeah, it's okay. Okay. 감사합니다. 네. Okay. Thank you. Yeah. Okay, kauwi ko lang. Galing sa duty. Okay, bukas ang mga electric switch. Isa ng mga switches. Buksan ang laptop. Yeah, nakakunik siya sa TV ko. HDMI. Tito. Okay. Ngayon, manood tayo ng balita, YouTube. Wala. Hello mga ka-aviation. Good evening. Kakarating ko lang galing duty. So okay na may aeroplano. Walang write-up. Normally wala nga lagi. And minor cabin items lang. Pero nag-backlogate siya kanina kasi may naisamang bagahe na hindi para sa flight na yun. Then nagpa additional fuel lang yung piloto. Pero ni-notify ko yung maintenance control ng Delta sa Atlanta para nabibigyan lang sila ng info kung bakit delay ang flight ng Delta naka-assign sa akin. So gusto ko lang dagdagan o i-share yung pagpapa-check up ko kanina ng injury ng tuhod ko. So, ito nga pala yung gamot na binigay uli sa akin, pang-apat na to, na pack ng medicine. Pero as per needed lang ko siya i-consume pagka sumakit yung tuhod. Kasi bumubuti na naman siya. Medyo konti na lang yung sakit. Nagpa-check up ako nung May 30. Then, kinuhaan ako ng blood test. And, in-x-ray din yung tuhod ko. Then, in-injection na na kagad ako nun para sa anti-inflammatory.
and lubricant ng tuhod ko, sabi ng doktor. Yun daw yung purpose nung ini-injection sa akin. So, ito yung pangalawang visit ko nung June 3. Then, dun sinabi sa akin na may mataas nga yung uric acid ko. And then, at the same time, may fatty liver daw ako. Kaya binigyan ako ng gamot. Siguro ito yung para sa fatty liver. Before meal, sa umaga, ititake ko siya. Dalawang, isang capsule ata ito, tsaka isang tablet. So, within a month ko siguro siya kukonsume. Then, ibablood test siguro ulit ko. And then, itong pangatlong visit ko, yun, injectionan nga uli ako. Kasi, hindi ko matiis. Talagang masakit pa rin. Then, pinabalik uli ako nung kanina nga, July 22, Thursday. Kanginang 11, around 11 a.m. Then, in-injectionan niya uli ako. And then, then pinaliwanag siya sa akin habang inu-ultrasound niya. Meron pa rin pamamaga ng konti. Pero yung cartilage ko raw, parang nerve yun eh. Ayos naman daw. So, kaya yung binigay na gamot sa akin, reseta uli, inumin ko lang daw as per needed. Kasi para sa pain to eh. So, before breakfast or after breakfast, tsaka after dinner, ko siya iinumin kung may nararamdaman pa akong sakit sa tuhod. So, yun lang gusto kong i-share. Nag-start yung sakit ng tuhod ko nung September 2017. Yun yung unang dating ko dito. Winter noon. Then, tinry kong mag-jogging uli. Kumbaga, pacing run lang naman talaga yung ginagawa ko. Then, pag-uwi ko nga, galing sa pagtakbo. Then, bigla akong napaupo. Then, yun, lumagotok na tuhod ko. Then, doon na nag-start. Actually, dati na akong tumatakbo sa Osaka nung na-assign ako sa Japan. Nakaka 3 to 5 kilometers ako. Then, yung pinakahuli nga yung sa Palau. Yung American territory. So, nakaka 5 kilometers akong takbo doon. Then, 10 kilometers balikan within an hour. So, nung pagdating ko dito, tinry ko ulit tumakbo yun. Bumigay na yung tuhod ko. Pero, once in a while lang, pag in-injection na tuhod ko, nawawala naman talaga yung sakit. Then the next year nga, ganun din. Pero itong huli, may gitsang taon na akong hindi na-injectionan o hindi na sumasakit yung tuhod ko. May gitsang taon na. So, nung May, natatandaan ko, naparami ata ng yung kain ko ng red meat, lalo na yung beef, kasi sale nga doon sa unso, naparami yung bili ko, nadagdagan ko. So, halos every other day ata kumakain ako ng beef. Kung ano nung luto, ginagawa ko, beef stick, grilled, mga ganun ba. And then yung alak din. Mataas daw talaga sa purine yun. Yun yung sabi na siyang nagkukos ng uric acid na kaya naman na sumasakit yung tuhod ko. Nagkaroon na rin ako ng gout. So, nawawala sa loob po na napapasobra. Kaya dapat talaga balance sila yung pagkain. Lalo na yung mga matataas sa purine yung sinasabi. Kaya totoo yun. Dati hindi ako naniniwala rin. Eh, pag nagkakaedad ka na pala, talagang matindi ang epekto. Talagang meron. Ang ibig lang sabihin eh, kailangan lahat ng ginagawa mo, i-balance lang. Eh, lahat naman ng sobra talagang hindi maganda. Talagang lalo na sa pagkain. Lalo na may edad ka, talaga mararamdaman mo. Then, lately nga, manapadalas na yung panunod ko kay Dr. Gary C. Tsaka kay Doc Willyong. Then, maraming mga doktor ngayon na vloggers na nag-update. Then maganda yung format ng channel nila kasi talagang marami kang info na matututunan sa kanila. So yun lang. And yung medical nga pala dito, may monthly kami hindi contribution. Kaya covered kami ng medical insurance.
Pati ata itong ngipin ko na pinagagawa kong dental implant ko, parang sa pagkakaintindi ko, covered ako ng insurance. Kaya hindi siguro ganun kalaki yung binayaran ko. Kasi may dalawa pa akong jacket. Anyway, yun nga. Ang natatandaan ko, malaki kong binayaran dati sa clinic. Around dati pa yun ha. O kahit ngayon, 25,000 won ata. Kasama na rin yung x-ray, pero ibang sitwasyon yun. Pati minsan yung blood test, pati yung injection sa tuhod ko, inaabot lang ng ganun lang. Pero itong kanina, nasa 13,000 won lang binayaran ko. Plus, yung gamot din dito, mura lang din. 3,000 won. Kanina ata ito, 4,000 won lang. Good for 7 days yung gamot. So yun lang, gusto kong maidagdag kanina. Kasi pagka minsan kasi pagka naisip ko, kung kailan ko lang naisip, on the spot ibibidyo ko, kaya minsan mali-mali yung sinasabi ko. So kaya dinagdagan ko ngayon para for your info lang, for sharing lang po ba, kasi pampalipas oras. Anyway, bago ko po makalimutan, papasalamat ako dun sa unang walong nag-subscribe sa akin within a week after kong mag-post sa YouTube. So, nakakatuwa. So, ngayon, nasa 47 ha. Dami, no? Madami na sa akin po yun. So, ibig sabihin, maraming salamat po. Siyempre, kasama na yung mga kamag-anak ko ron. Yung wife ko, then mga anak ko. Kapatid, magulang, sama-sama na rin. Pero sigurado doon sa 8 na yon, o doon sa nag-start na yon, and ito nga, nakikita ko sa minsan sa YouTube, sa email ko, may mga foreigner na nasa-subscribe. So guys, even you are different nationality, I would like to thank you, and I'm grateful for being to subscribe to my channel. So sometimes I need to talk in English, especially my description in my vlogs. I have to write it down in English, even though my grammar is not perfect. At least I can tell or express what I'm doing. Ganun lang po kasimple yan. I was not born and raised in a English country, in America, Canada, or in England, you know. So, kanya-kanyang trip lang po yan. Wala naman pong masama ron. So, enjoy lang po yung buhay natin, ha? And yung background ko nga pala si Extraction 2 to. Extraction 2. Parang si John Wick. Matagal lang buhay, parang siyam ang buhay. Kahit anong sabog, aksidente, fight pa rin. Action-action ang datingan. Siyempre, para hindi boring. Yan yung pinakabago ngayon sa Netflix. Nagpunta ata sa Pilipinas yung bida dun. So, yun lang. Sana may mga mag-subscribe pa. And para ma-inspire ko ako na gumawa ng mga video o vlogs. And ulitin ko lang po ulit. Actually, ang purpose ko talaga sa pagbablog ko, kaya ako gumawa ng channel, personal documentary ko to. May kopya na ako dito sa laptop ko, and at the same time, na-i-post ko sa YouTube or sa channel ko. So, ganun lang yung buhay. Gawa ka ng para hindi ka ma-board. Lalo na, siyempre, malayo ako sa pamilya namin. Sa pamilya ko, sa misis ko, sa mga anak ko. Although na namimiss ko sila, no choice. Kasi, hindi naman po sa pag-ano. Talagang malaki diferensya ng sweldo sa Pilipinas pag nag-trabaho ko sa abroad. So, sakripisyo lang. May webcam naman, may messenger. Ang laking bagay po nun. Nung araw, walang ganun. Puro sulat-sulat. Picture-picture lang. So, parang rin nasa Pilipinas. Yun nga lang, di mo sila nayayakap. Anyway,
pasalamat pa rin kasi kahit nagka-COVID, andito pa rin kami. Bali, ulitin ko lang, alam ko nabanggit ko na dati to na anim kami dito, dating galing kami Delta Airlines. So, nagkita-kita pa rin kami sa finals. Kaya, andito uli kami. May, kaya lang yung iba talagang di maiwasan, nagkakasakit. Ayun, high blood, gout, back pain. Ako nga itong injury ko sa tuhod. So, ganun lang po yung buhay. Gawa ka ng paraan sa sarili mo kung paano ka malibang. Hindi ka maboard. Pagkagaling sa trabaho, eto. Para hindi ka masyadong nag-isip nang wala ka namang iniisip. Maraming salamat po. Good night.